And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Truck. So kung nakikita nyo itong maliliit na to, so iniisip ng iba kung po pwede na bang i-divide dyan. Pero sa akin pwede na. No, pero pwede nyo ring hayaan na lumaki lang, no? Pero in my case, gusto ko kasi na mas ma ano sila, kumbaga mas makareceive sila ng enough sunlight. At ganun din, may space na to grow, no? Pero sa totoo lang, mas mataas yung chance na mag-survive na magkakasama. Para lang mapakita ko sa inyo na po pwede na rin naman na i-divide ito. Gagawa tayo ng video na i-divide nga natin. So yung iba kasi gusto na magkakasama yan, no? Ako rin naman, gusto ko rin na makita sila magkakasama at parang, di ba, bungkos ko rin lumaki. Pero oh, so for the sake of may content tayo at para maipakita sa inyo na pwede na silang hatiin, eh papakita natin. Ganyan rin naman ang ginawa ko doon sa Scarlatin kahapon. So ayan. So pagkukunin nyo yan, ingat na lang kayo at siguraduhin nyo hindi mahuhulog kung saan saan yan, kasi maliit yan eh, bungkos yan ng maliliit na halaman. So clumps, 'di ba, tawag ng iba. Ba, kasya nga sa hinlalaki ko. Ang magandang design ng kuko to, ah. So ayan. So ang ginagawa ko po diyan, eh hanggang mo muna yung mga medium sa ilalim para mas makita mo kung paano mo i-divide. Minsan pag tinatanggal mo yung mga medium, nasasama yung mga halaman. No, wag mo lang syempre sisirain yung halaman or i-murder, no. So minsan natatanggal na yung paisa-isa tulad nito. Diba? Tanggal siya. So kung itatanim ko to para mas mataas yung chance na mabubuhay siya, kukuha ako ng live sphagnum moss. So makihingi ako ng live sphagnum moss dito sa tabing planter. Ayan ang ilalagay ko. Papalibutan ko yan sa tanim ko na. So hindi na siya maninibago na may mga katabi siya, ngayon wala na dahil nilagyan ko siya ng live sphagnum moss. Pwede rin naman na kahit hindi live. No, kasi kung itatanim ko siya dito, lumang ano na to, medium na to. So baka hindi maging ideal kasi may mga algae nga na dahil nag-spray tayo ng Maxi, baka hindi siya tumuloy. Pero kung dito ko siya ilalagay, palibutan siya ng ito na, palibutan siya ng live sphagnum, mas mataas yung chance na mabuhay siya. So ayun, tatanggalin naman natin to. Hindi mahirap magtanggal pagka ready ng tanggalin. Iba talaga, dikit-dikit pa. So ingat na lang kayo. Kahit na matanggal mo yan ng ganyan, may mga small growth point pa rin sila. Yan, no? So ako hindi ko na pinipwersa yan at tanggalin pa. So itanim mo na yan na magkasama. May mga nagtatanong kasi sa akin, kuya, pwede ko na ba itong ihiwalay, tanggalin? Ang sagot ko lang, pwede na naman yan. Kaya lang, kung gusto mo siya na hindi ka naman mag-out, gusto mo makita yung ganda nila pagkasama-sama, huwag mo na tanggalin. Yung mga collector, hindi na nilang tinatanggal yan eh. Yung mga hindi nagbebenta na collector, sama-sama nila. Maganda kasi itsura talaga. Tsaka hindi ka, walang chance siyempre na ma-chugi mo yung halaman o ma-murder mo. Ayan. So panatiliin lang, kung hindi ka magtatanggal ng mga clumps, panatiliin mo yung medium mo, eh maganda yung quality. So nasan yung natira natin. Tsaka ano ha, be careful, minsan sa sobrang liit na ito, hindi mo alam meron ka pa palang natira na hindi pa naitatanim. Nangyayari sa akin yun dahil maliliit.
So ideally maglagay ka ng lalagyanan mo saan mo ilalagay yung mga propagation para yung hindi mo makalimutan, limbawa tabo, diba? O maliit na plangga, lagay mo dun yung mga ipopropagate mo. O yan o, diba? So, hindi ko na siguro to ibibidyo lahat kasi ito lang naman eh para kita nyo kung paano talaga ginagawa. Ngayon, naka-individual ano na sila, diba? Yan ang mga may mouse sphagnum. Sila yung tinanim natin ngayon. So, mas makaka-receive sila ng sunlight. No? So, ayan. Mas mabilis silang lalaki. Theoretically. Pero kung gusto nyo nga na magkakasama, mas maganda naman. Diba? Yung mga nasa international community na hobbies, ang gaganda ng mga planter nila kasi parang bouquet na sa ganda. So, hindi nila kasi dinidivide ng gusto. Or, ayun nga. Kung i-divide man nila, magkakatabi rin. So, kung magiging tutubo yun, parang bouquet na talaga yung sura. Siguro gawin rin natin yun, no? Sa susunod. Para meron din tayong bouquet ng Venus flytrap dito. No, so, yun lang. And God bless. Ito yung mga ibang malalaki. Ang ganda nila ngayon. Dahil yan sa sikat ng araw. Rainwater. Late ko na nilagay yung maxi, pati na lang yung fertilizer. So, konti pa lang alaga nyo. Panatiliin nyo natural yung mga pag-alaga. Iwas muna sa maxi at pesticides. Enjoy nyo muna yung pag-aalaga habang konti pa lang yan. Kasi pwede nyo pang isubmerge yan, pwede nyo pang subusubukan ng mga insect. Kasi pag sobrang dami na yan, so, minsan no choice na talaga gagamit na kayo ng pesticides. So, anyway, yun lang. God bless. And bye-bye.